So ayan na po. Papasok na po kami. So there is like, you know, a stair here na ginawan po nila ng parang stairs, guys, kasi para hindi po tayo mahirapan na bumaba, no? Ayan. Wow, super ganda. Ayan, meron pa tayong mga visitors sa taas, no? Hello. You can join us, ka? Ayan, so napakaganda po talaga niya, no? Hello po sa inyo lahat. Welcome back to this travel vlog. And isa na naman pong masayang araw ang atin sa inyo ng Jongik Channel, no? At sa araw na ito, nandito po tayo ngayon sa Barangay Bulwang, Sitio Tubod, Mabinay, Negros, Oriental. And so I would like to take this opportunity po na pasalamatan ang ano, ang municipality or ng Mabinay, no, sa pagdi-develop ng lugar na ito. So nandito po tayo ngayon sa may entrance ng ano, ng mismong lugar kung saan na matatagpuan yung cave doon sa likuran, no. So papasukin po natin at tinan po natin yung loob at anong meron dito para po kayo ay ma-orient sa pagdating po niyo dito sa lugar na ito. So pagdating po niyo dito, kung kayo po ay merong sasakyan, pwede pa kayong mag-park sa mga sasakyan niyo dito sa bandang area na ito, no, galing sa entrance. So pwede niyo pong i-park yung sasakyan niyo. At makikita po natin dito, meron po sila mga pasilidad na inatayo dito. Isa sa mga pasilidad dito is yung dating restaurant. Ayan. Na ngayon ay ginawa na po siyang opisina kasi po nasira po siya dulot ng mga bagyo na dumaan dito. Especially the bagyong Odette, no? Ayan. Pupuntahan po natin at meron din po silang information center. Lapitan po natin sa ano at makita po natin kung anong itsura niya. This time, papasukin po natin ang loob ng ginawa nilang office, no, para makita po natin yung mga displays at kung anong merong information na matatagpuan natin doon sa loob. Kaya samahan niyo po ako at silipin po natin kung anong meron doon sa loob ng office na ito. Yan na guys, dito na po tayo sa loob ng ano, dating restaurant. Oo nga, ano, dating restaurant na siya kasi ayan, meron siyang parang mini bar. Ayan, so pagpasok po natin dito, para siyang merong ano, mini bar, tapos kinonvert lang siya na ano, parang opisina talaga nila. So maganda naman talaga yung itsura ng restaurant na to, no? So ayan, ito po yung mga ano, ito po yung mga gamit na, mga gear na gagamitin natin papasok doon sa cave. So kailangan po natin ito ng ano, ng gear na ito, para hindi tayo maano sa mga ayun, mga tutulis na bato doon sa cave, no? So dalawang kulay po siya, meron po siyang ano, blue at saka white. So ito po yung mga table, so pwede pa kayong magstay dito, no, habang kayo ay nag-aantay ng inyong turn para po ma-entertain ng staff or ng tourism staff sa office nila, which is na dating ano po, dating restaurant po. Ayun. So makikita po natin dito sa loob sa may entrance ng ano, ng restaurant, is yung ano, picture ng ano, ng itsura sa loob ng cave. Ayan, yan po yung itsura ng loob ng cave, no. So crystal cave, ang ganda-ganda pala niya, no. So, may mga dayo siya. So dito naman yung counter nila. Ayan. So Cave's Bulwang Info Center. So dito kayo pwedeng magtanong. Ayan. Ayan, hello, sa pangalan? Hello, I'm Jess from Gabangkalan City. Mga friends ko from Manila, working at IBM. Wow! So, nagbakasyon sila dito sa amin sa Negros, sa Gabangkalan. Tapos, nakaikot na kami konti sa place namin. Tapos, dinala namin sila dito sa Oriental naman. So, yun, sana mag-enjoy sila sa Mabinay Caves. Galing na kami ng Niludan Falls. Yeah. Ayan guys. Yeah, nakapunta na sila doon. Tapos yesterday, nagpunta kami sa... Yes! Mag-Asu. Sa Mag-Asu. Yeah. Ayan. Tapos dumaan kami ng La Familia Cafe. So it's all in Kabangkalan. Wow! Thank you very much. No? At dito kayo sa Jongik Channel. And shout out sa iyong lahat. Hi! Sa mga ka-workmates, shout out ninyo dyan. Para kumunta sa iyo.
Shout out sa mga ka-workmates ninyo. Sa mga ka-work ko. Sa mga Dragon Boat paddlers sa Manila Bay. Ayan. Yeah. I'm from Triton Dragon Boat Racing Team. Siya from Bomba. Philippines Dragon Boat. Yeah. Wow. Yay! Shout out sa yung lahat. Welcome to Jung's Channel. So ayan na guys, nandito na po tayo ngayon at naka-ready na po tayo na with our gear and our tour guide para papasok na po tayo doon sa caves na papasokin po natin. So actually guys, pag pupunta po kayo dito, ang package talaga is tatlong caves yung pwede ninyong pasukin. So they have their 400 pesos environmental fee plus yung entrance fee for each caves na papasukin po natin, no? Kaya before tayo magsimula, meron po siyang orientation na gagawin para sa ating lahat bago tayo papasok doon sa caves. So, sir, introduce your name, sir. Yes, okay. So, my name is Sandro pala, no? And welcome sa Mabinay Caves. Yes, actually, ma'am, sir, ang Mabinay is kami yung mag-claim as cave capital of the Philippines. Mm-hmm. Kasi kahit saan tayo pupunta dito sa mga every barangay, halos every barangay may caves talaga. Tapos, ang pinaka ano lang namin dito sa Bulwang is kami yung pinaka marami so far na mga caves, no? Tapos ang papasokin natin is under beginner's level and yun nga, sabi ko bago tayo pumunta sa mga caves, may mga rules tayo na susundin, especially na may mga caves na active pa buhay. So number one rule is no touching, no shouting, and ang pwede lang natin gawin is pictorials, unlimited pictorials and video. Like, so pwede ko magsalita doon, sir? Yes, of course naman. Okay. Sir, ayon sa akong narinig kanina, there are 400 caves total in Mabinay, no? Negros, yes, Oriental. Yes, that's why it's being known as a cave capital of the Philippines. Pero meron lang pong 8 na iilan na napili na pwedeng pasalan ng mga tao. And ongoing pa din po yung process for yung examination ng or seeing ng mga caves dito sa lugar na ito, dito sa Negros Oriental. At yung po mga caves na nasabi namin kayo na isun po yung mga caves na pwede nating puntahan. Yes, so, I think we're ready or anything else? Okay, sir, na ba? Okay, so... Yung gear natin, sir, ano po bang pwede nilang isuot dito, sir? Pag ano talaga, sir, pag nag-3 caves talaga tayo or kahit sa 1 cave lang, outdoor siya, so dapat talaga nakasapatos. Sapatos, guys. Yung mga pang outdoor na... Outdoor na mga type, yes, of shoes. Yes. Ayan. Tapos, syempre, helmet. Tapos, awareness lang, sir, once nasa loob na tayo ng cave, bawal po talaga tanggalin yung ulo natin. Helmet. Bawal, sir, tanggalin ang ulo, guys. Helmet, sorry. Ang nasa ulo natin. Yes, ang helmet, okay. Tapos, syempre, kahit may mga guest kami na nagmamadali, so bawal po talaga magmadali dito. So, normal pacing lang po para use this grass. Okay, so how many kilometers are we going to walk from here? From here, sir, going to the first cave, siguro 600 meters. 600 meters all in all. Ayan. Yes. So, I think we're ready. Sorry. So, ready na? Yes. Okay, let's go, guys. So ito po yung yung trail. So mayroon pa pala silang ginagawang trail dito, mga kaibigan kong mga nanonood. Ayan. So ganito po yung ginawa nila. So ang mga bato po dito, ang klase ng bato, isang mga matutulis na bato. Yung kilala sa lugar namin na igang. Tama ba, sir? Yes, sir. Limestone. Limestones. Ayan, yung mga limestones po dito. Kaya masakit po siya sa paa. Ayan, guys. So nandito na pala tayo sa itaas ng ng Crystal Cave. So itong lupa na to kung saan tayo naglalakad ngayon ay nasa ilalim na pala yung Crystal Cave. So napaka-exciting, no? Hindi na tayo malayo. Kung pwede tayong mag-teleport, ayan, we can do it. Ayan, so patuloy tayong maglalakad, no? Ayan, shout out sa nasa likod. Shout out. Shout out. Ayan, so pababa po tayo, no? Baba pala, baba. So ang ganda-ganda ng ang steps. So sa mga mahilig mag-hike dyan, pumunta na po kayo dito. So nandito na po tayo sa entrada ng mismong Crystal Cave, no? Pero yung tour guide namin sinabi niya na mauna na muna kami doon sa isang cave para mas mabilis kaming babalik galing doon. Tapos ito yung last drop namin, no? Sa dalawang caves na pupuntahan namin. Kaya ayun, nag-drop by muna siya para kunin yung susi para hindi siya isasara. Kasi pinapangalagaan talaga nila itong lugar na ito, guys. Kaya may mga may gate siya. So kailangan niya lang isara para walang mga tao, ibang mga tao na papasok at maninira sa loob ng cave. Tumpahan niya.
Ayan. Okay. So papunta na po kami doon sa next ano. Nakita niyo na po yung signage. Ano siya yung mga signage days are, no? May siniminto ninyo ani, no? Ay, oh, bitan. Para murag sa mabulag. Sa Odette. Kaila, wala kay lasang diri, no? Hala, sir. Kani po ni area dresser cave po ni sa lalom ang pandalihan. Ah, pandalihan cave. So ato na lang tauna sa Panligawan. Oo. Oh. Bantay min ha, video-video kami. Nakarating na po kami at last dito sa unang cave na aming papasalan, ang Panligawan cave. Ayan, di ko alam if super lakas ba yung boses ko or not para ma-disturb yung ano paligid, but ayan, so tabi-tabi po no sa mga nandito. Ayan, so thank you very much no for staying tuned sa video na ito. At nandito po ngayon ang ating tour guide para explain sa atin kung bakit naging Panligawan cave siya. Ayan, sir. Yes. Okay, so by the way, welcome sa Panligawan, guys. So na-name siya na Panligawan. Okay, so based yan sa yung mga unang native sa Mabinay, yung mga Aita tribes. Mm-hmm. So base sa story ng or story about sa mga Aita tribes, dito nila ginagawa ang kanilang courtship. Ah, panliligaw. So kaya pa Panligawan. Yes, yeah, so doon na inano yung pangalan ng cave. Especially during ano daw full moon daw dito sila nagliligawan. Wow. Dun, so sa loob, sir, may ano kasi yan opening, so doon pumapasok yung liwanag. Ah, liwanag. Akala ko dito guys yung moon pag reflect doon pala sa loob, meron pala siyang ano butas kung saan papasok yung sinag ng sinag ng buwan tuwing full moon. Yes. So sir, what do we expect here, sir? Ano bang meron dito sa Panligawan? Okay, so actually itong Panligawan, sir, dead cave na siya. As we can see dead from here, parang tuyo na lahat. No, wala nang tubig. Kasi nga, any part sa cave na exposed sa sunlight, mamamatay talaga siya. Oh, tapos okay. Dun sa loob din, may butas. So, nakapasok din yung liwanag ng araw. So, totally dead na talaga yung cave na papasokin natin. No? Pero, since cave naman siya, natural, may mga formations pa din na magaganda. Ah, okay. So, come and join us guys as we're going to see what's inside, no? Basis sa ina-explain niya, kahit na dead cave na po siya na makonsider, pero maganda pa din po siya sa loob. Kaya, samahan niyo po kami. Yes. So, ayan na po. Papasok na po kami. So, there is a stair here na ginawan po nila ng parang stairs, guys. Kasi para hindi po tayo mahirapan na bumaba, no? Ayan. Wow, super ganda. Ayan, meron pa tayong mga visitors sa taas, no? Hello. You can join us, to? Ayan, so napakaganda po talaga niyo, no? Ayan, so pasok po tayo sa loob, no? Samahan niyo po kami. So parang pag doon kayo sa taas, magiging maliit po talaga kayo, guys. Ang ganda-ganda. Wow, grabe. Ang linis. Wow, ang ganda. God. Amazing gift of God. Oo nga no, ang ganda-ganda ng rock formation. Stalactites pala sa taas tapos stalagmites sa baba.
Oh my God, we're going to take a tour, guys. A quick, no? Quick tour. Wow, oh my God. Oh, it's so amazing. Another reason, sir, na tinawag din siyang Panligawan kasi from here. Ah, yung butas na yan, parang heart shape yan. So dati, pag wala pa yung mga balagol, mga vines. Vines na yan. Talagang heart shape siya. So heart shape pala siya, guys, na yung ang shape ng kanyang ano butas, yung hole na nakikita niyo po, the light, in which the light are like getting inside the cave, yun po ay heart shape, kaya maganda po talaga siya. Isa sa reason why tinatawag siyang Panligawan. Kaya lalapitan ko po siya sa ano, medyo malapit konti. Oh my God, it's so beautiful. So kani po siya, sir, aside sa caving. So kung gusto po ninyo na mas adventure pa, gusto nyo ma-try ang beginners na rappelling. Mm-hmm. Wala pa. Ayan, so guys, sabi ni sir na pag as a beginner po na pumupunta po or pumapasok sa cave, meron pong portion dito, guys, yung tinuturo ni sir. Saan yun, sir? Doon sa taas. Ayan, dyan guys, yung tinuturo ni sir. Ayan, pwede po tayong mag-ano dyan, guys, mag-rappelling. So pwedeng mag-set up si sir ng ano, ng rope. Para po magpapadaos dos tayo or paano papunta doon sa ano, sa baba. Ayan, rappelling for the beginners. Ayan, pero mataas na din po siya, guys, ha. Medyo may height din po kasi siya. Ayan, so parang na-video ko po kanina yung cave, no. Parang heart shape talaga siya. So nakikita ko as you, if you have just ano, what you call it, noticed it, no? Yung habang binivideo ko siya, napakaganda, no? Mauni siya, sir. So, sir, pwede natin magamit huwag ka ng mga gagmayra nga bato, sir, nga di tapos siya mabuak ba? So guys, nandito po tayo ngayon sa mga formation ng rock na ito, no? And sabi po ni sir, yung tour guide natin is meron po siyang na-produce na iba't ibang klaseng sound. So ang sabi po nila is ginagamit po ito dati ng mga rituals ng mga lalaki na kung saan mag-produce sila ng sound or mag-aalay sila ng music kapag nagliligaw daw sila. So ito, try po namin siya na patunugin, no? Gamit ang maliliit na bato. Ayan na. Hopefully hindi siya masisira. Yes, sir. Try natin, sir. Yes, sir. Padoon. Ala, ang ganda. Yes, so guys, ano, narinig nyo ba? Yes, so di ba may mga rules tayo, number one, no touching dito, guys. Sinabi na natin na dead game siya. So pwede natin hawakan or pwede natin gawin to as long as wala tayong sisirain or babasagin. Yun lang importante. So dahan-dahan lang sa pag ano. Ano di ay? Uban, sir. Ay, oo nga, wow. Very, yung vibrato niya, guys. Ilapit natin yung ano. Tingnan nyo, guys, yung vibration niya. Ayan. Toto, sir, nandito. Ayok, na pagdok. Ayan, sir, piti ka ba? Ay, hala. Oo nga. Kailangan pala talaga siyang ano, guys, parang ano, kailangan talagang parunungan to. Pag marunong kang mag-compose ng beat, ayan, punta kayo dito, guys. Ayan, guys. So, ganito lang siya. So, mag-compose kayo ng beat. So, piliin nyo lang yung mga... Baka may ahas dito matuklot. Wow, oh my God, amazing. Tingnan nyo yung ano, formation niya, guys. Oh my God, it looks like... Wow, raining rocks. Ganun, sir. Oh, ang ganda. Ano nga, grabe.
Ayan. So yan po, tinatry po ng aking ano, pamangkin yung kanyang ginagawang pagsa sound. Piliun gyud siya, no? Yes sir, dili ta lang tingo. Oo, so hindi po lahat. So kailangan niyo pong humanap ng ano, paraan-paraan, guys. Mas nipis siya, mas kusog. Smile man. Amazing. Yeah, and shout out sa mga nandito, guys. Yung mga kasamahan namin. Yeah. Where are you from? Puerto Rico. We're from Puerto Rico. Puerto Rico. Ayan. Big love shout out sa mga Puerto Rico. But you are not vlog. It's a video. Oh my goodness. Really? So sa mga taga Puerto Rico na mga Filipinos, may galaw shout out po sa iyong lahat dyan. So I would like to invite every one of you to come and visit here. Yeah, it's so amazing. Yeah, amazing really experience. Super. Thank you. So pwede siya pang clay pots. Yes sir. Ayan guys, so pwede pa lang pang negosyo to sa clay. Ayan, ito po yung paglalabas na po kayo. Ito po yung entrada niya, no? So napakaganda din. Pag lalabas na kayo sa cave. So dito po kami sa gilid kasi mas mainam na daanan. Oh my God, I wish my family can come here again, no? Bantay min ha, mapangka kami. Ayan, so tapos na po tayo sa pag-tour, no? Sa first cave, no? Sa Panligawan Cave. So, naway na-enjoy nyo po ang Panligawan Cave. Lalong-lalo na po yung mga areas na pinuntahan natin. Yung mga stone formations na mga hollow areas na pwedeng mag-produce ng sound. So, napaka-amazing pala, no? Pati yung story ng cave na ito. So, I'm very thankful that the municipality of Mabinay has preserved this cave, this gigantic cave that we can visit, no? So, I would like to invite everybody to come to this cave, even this single cave, no, alone, na pwede nyong mapasok. Maa-amaze na po talaga kayo. It's very safe here. We have our friendly tour guides na mag-guide po natin sa ating mag-guide po sa atin sa ating pag-tour dito sa loob ng cave na ito. Kaya next stop po natin is yung ano guys, yung pandalihan. Yes sir. Ayan, so next stop po natin guys is yung Pandalihan Cave. So kaya samahan niyo po kami guys sa next cave na pupuntahan natin. Tara. Yeah.